At bilang bahagi pa rin po ng ating ika-25 anibersaryo, ito, ang ikatlong bahagi po ng ating mga kaatwang eksena kasama ang walang pagod ninyong mga patrol ng Pilipino sa kanilang bloopers. Kwento po ni Mark Logan. Mahirap ang maging isang tagapaghatid balita. Lagi na lang sa buhay ay may banta. Huwag kasi sa breakwater magantay ng break. Buhay ng reporter, walang tulugan. Minsan gutuman. Wala bang pagkain dito? Ang tagal naman ng pagkain. Ibahin si Dominic. Astig. Naiiyak na. May palusot pa rin. Ang isipon na do. Incidentally, in between take, chine-check ni Dominic ang shirt niya. Hapit na hapit. Isa ka ng alamat at matindi ang impluensya sa mga junior reporters. Ah, ano ba? Taasan ko ba? Ah, okay na, Ryan. Okay lang ang pitch mo. Okay pa naman dito. Wala pa ako nakikitang nakaambang panganib. Ang taas itong overpass. Ah, Zian, pataas na ng pataas yung flyover. Gusto mo sa skyway na tayo para matapos? Hey, hair ko, okay? Actually, mataas na rin ang bangs mo. Aba, sino nagsabing walang lookalike ang reporters namin? Madlang people, let's give it up for Cherie! Na, Jenny Reyes, pwede na bang sumakay sa bangka si Jeff Canoy? Nanlalamig na eh. Pumatak na ang alas 6. Ah, Shara, palitan na natin ha, alas 7 na eh. Sakto namang pagpatak ng alas 6 ay pumatak na rin ang ulan. At sa wakas, natapos din. O, patak-patak na, pambili ng taho, mang taho! Huh, bilis, umagang kay ganda na. At mundo ito ng matatapang. Siyempre, dapat may pinagmamanahan. Oo, kukunan lang pala ng dugo eh. Okay. Matapang pala ha. Durog yung bola ng bilyara. At si Kabayan, kahit saan mong salang, walang reklamo yan. Kasi hodang makatinang katawan. Ang masakit eh, pag pumasok sa likod hanggang sa aking puwetan. Ganda ng polo mo, Kabayan. San mo ba nabili yan? Sayukay. Kaya pala. Kating-kate. Mark Logan. Oh, ina, sweldo ba? Patrol ng Pilipino. Manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalayan o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbungan ng hatlo. Ng sumbungan ng bayan. Narito po ang aming hotline. Excuse me po. Taong tinatawag na ako. Galit na tawag, galit na lang. Panggawa ko, galit gitna pa lang ng Mayo. Nabantayan nila kung may lagnat ang mga pasayerong pumasok sa bansa, lalo na yung mga galing sa China. Kung saan galing yung bagong strain o uri eh. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. In English kasi para maintindihan din ni ano. All my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look and listen and learn. Labing walong oras ang inabot bago natuntun ang bangkay ng isang batang 7 taong gulang na nalunod sa Pasig River. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata. O ang bata sa ilog. At live mula sa Mendola, Maynila, saksi si Michael Pahapin. Igan, pasado las 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga ralista sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away. Nag-away sa sila simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula. Yung composition, kanina nakita natin yung pagdagsari ng mga tae. Sorry po.
Dami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero habang pinag-aaralan pa ng mga eksperto kung paano labanan ng sakit, dumarami rin ang mga haka-haka na nagdudulot ng pangamba sa publiko. 2019 yan eh. Kaya naniwala ko expire na yan kasi 2020 na ngayon. Sa paseros, hindi namin alam kasi sabi nga may COVID-19. May virus ba gayong? Okay kami rito partner, walang problema. Medyo may perimeter doon ang military. Sumusunod naman tayo sa kanilang mukhang nagbagsak na nga ng bomba, partner. Paano masabi? Sa sobrang kalasingan, napasalampak na sa kalsada si Manong pero matapang pa rin ito. Bakit kulong nyo? Basta may gin. Okay lang. Minsan lang tayo magsasaya sa buhay natin. Kahit kayo, kung kayo nga umiinom ng alak. Iday pasukin natin itong kanilang baby's room. Dito raw makikita yung... Ito, ilan nga sa mga drawing nung kanilang baby maging ang kanilang mga laruan! Mga laruan! Oh my God! Kung naalala ninyo, nitong Setyembre, may lumutang din na bagong isla sa Pakistan dulot ng malakas na lindol na tinawag na Salsalako. 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 Walang nakatira sa islang ito sa Pakistan dahil nagbubuga po ito ng flammable gas. Ito si Kabayan talaga, pinapatawa mo ko. Okay. Yep. Lagi po natin iisipin ang mag-aral na maigi upang buhay ay bumili. May mga naninimaho na ng mga damit. Yes, Josie. Ah, Josie tuloy. Yes, June. Okay. De, June, yung ating wind map, makikita natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng hangin habagat. At ito ay dahil doon sa bagyong Josie. At hindi lang ngayong weekend, kundi maaring Lunes hanggang Martes, tuloy-tuloy itong paglakas ng hangin habagat. Kaya mga kapuso, hindi lamang po ngayong weekend makakaranas ng mga pag-ulan, kundi maging sa mga susunod pang 2 hanggang 3 araw, June. Muntani, sige, maraming salamat sa iyo. Baka kung ano pa matapos. Nabantayan nila. Ito na ang busina sa petrolyo. So, sa taling manalo man, hindi... Gaya ng pamatayan, malabo pa rin daw na magmura ang presyo ng mga bilihin. Kahit sunod-sunod na ang malaking rollback sa presyo ng krutong petrolyo. Krutong petrolyo. Ang ilang gulay at isang tatak na ng sardinas, nagbahal pa ngayon. Magbabalik si Junior Segovia. Mga kapuso, ito pa ho ang isang susubok sa pagbabudget sa mga mamimili. Mataas kasi ngayon ang presyo na bigas. At ayon sa National Food Authority, tatagal ang ganyang presyo ba ng gangupo. Natutulog ang balita. Natutulog pa, nakatutok kami 24 oras. At talagang dapat natutulog na. Ekos! At yung mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat. Salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng kasabahanan, ako po si Mel Tiangco. Baka matsugi ka. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel, walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Ala, tawa. Ang mga balitang ating tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitim, pagtitiwala ay simula na...